kamakailan ay may nagpadala sa aking sulat. Nadudurog ang puso ko dito. Ano? Ito'y galing sa isang babae na kinasal ko. 1 taon pa lang yata. Sa kanyang boyfriend ng 14 years. Akalain mong napakasad naman sa sulat. Bigla daw nawalan ng feelings para sa kanya, ang mister niya. Wala naman daw silang malaking problema. Binibigyan naman daw niya ng laya ang mister niya. At sinabi niya, ano ba ang problema sa akin? Come on, tell me. Ayusin natin. Wala. Basta ganun lang, fall out of love na. Akalain mong may ganun pala? Eh, buti pa nga itong halaman na ito eh. Ayan, oh. Natutuyo-tuyo na. Sa Miyerkules, iba na naman yan. Nakaprogram na, may kapalit na yan. Eh, hindi ganun ang tao eh. Yung taong very caring sa'yo, hindi lang ito sa pagitan ng mag-asawa, ha? Sa pagitan din ng magkapatid na maganda ang pakikisama. Sa pagitan din ng mag-ama o mag-ina. Sa pagitan ng magkakaibigan na maganda ang samahan. Aba, in-expect mo, yan ay pang matagalan, pang walang hanggan. Tapos, shutdown na lang. Sakit niya. Kasi hindi mo in-expect yan eh. Hindi mo rin pinaplano yan. At gugustuhin mo bang i-plan yan? Sige nga! Magpapakasal ka pa sa pinakamamahal mo at sa tingin mo yung nagmamahal sa'yo nang may plan B ka? Plan B ko to pag niloko mo ako. Wala. Ang anak, lalo na ang bata, may plan B ba yan sakaling pabayaan siya ng kanyang magulang? May plan B ba ang bata sakaling maghiwalay, isipin ng kanilang mga magulang, hindi sila kundi ang mga sarili nila? Kaya ang kawawa, hindi naman yung naghiwalay kundi sila! Mahal na mahal mo ang mga anak mo, sobra-sobra hanggang ngayon na binibigay mo. Paano kung dumating yung pagkakataon na magkasakit ka at pabayaan ka, na magpasapasahan sila sa kung sino para sa iyo ang gagasta at mag-aalaga. Ha? May plan B ka? Wala. Kasi ayaw mo namang iplano yan, di ba? Kaya nga yung sumulat sa akin, alam po ba ninyo? Sa sulat niya, 9 months na yata. Hanggang ngayon, nasa bahay pa siya, apartment na pinagsimula nilang mag-asawa. Kahit na hinahatak na siya ng kanyang pamilya, anak, tara na. Tara na! Nandun pa rin siya. Bakit? Hinihintay pa rin niya sakaling bumalik sana ang mister niya. Pangalawa, hindi niya alam ang gagawin niya kasi wala yung sa plano niya. Nakikita po ninyo itong mga flowers dito? Ayan, di ba ang ganda? Parang ako lang nagandahan na. O sige, yung mga flowers na nilalagay ninyo sa mga flower vase ninyo, di ba? Ganda itsura. Otherwise, hindi mo ilalagay yan kung ang itsura na ilanta. Di ba? Maganda. Pero yan, yung flowers sa flower vase mo, sigurado ako, bumilang ka lang ng ilang araw, lanta na yan. Bakit? Sa totoo lang, patay na yan. Father, ganda-ganda kaya. Parang ang ganda-ganda nung display kong halaman. Ang ganda-ganda nung display kong flowers sa vase ko. Anong patay na? Oo! Saan pa nakalagay? Sa vase. Mabubuhay ba sa vase yan? Saan pa nakalagay? Nakapatong sa foam. Wala na yung nutrients niyan. Wala na yung sanga. Wala na yung puno. Wala na. Kaya sigurado ko, yan ay malalanta sapagkat sa totoo lang, yan ay patay na. Buti pa nga po yung halaman eh. Yan, as I said, bumilang ka lang ng ilang araw, lanta na yan. Kasi alam kong patay na eh. Ang tao, nakapepeke pa. Hindi mo mababanaag na patay na sa loob. Hindi mo mababanaag na anumang oras lang bibigay o mag-give up na. Kasi pursigidong pursigido. Ang haba ng pinapakitang maganda. Hanggang sa huli, wala na. Kaya pwede ba, kapatid, lahat naman tayo naghahangad dito ng maganda at mabuti para sa ating kapwa, lalo na para sa ating pamilya. Lahat tayo dito nakapagsimula na.
Lahat tayo dito may effort na. At lahat para sa atin ay umaasa na. Huwag tayong mangiwan sa ere. Huwag. Ang lagi mong motibasyon ay ang Panginoon. Kasama lagi ang Panginoon. Lagi kang magdarasal, isusurrender mo ang lahat sa Kanya. I-report mo ang lahat ng magaganda, pati ang mga pangit. Isama mo sa plano Siya, sapagkat in the first place, Siya naman ang nagsabi sa iyo, mahalin mo ang taong yan buong buhay mo, pakasalan mo. Siya naman nag-inspire sa iyo, ito ang pangarap mo para sa mga magulang mo, gawin mo. Siya naman ang nagsabi sa iyo, iayos mo ang buhay ng mga anak mo, ang itaguyod mo. Siya naman nagsabi sa iyo, tulungan mo ang kapatid mo. Siya! At sinasabi sa Bible, kung Siya ang nagpunla sa isip at sa puso mo, isiguraduhin Niya na magkakaroon ito ng bunga. Basta huwag kang bibitaw. Sinasabi sa ating unang pagbasa, hindi sasayangin ang Panginoon lahat ng pagod mo. Ibe-bless Niya ito. Basta lagi Siya kasama sa iyong plano at lagi mong isipin, dahil ang Diyos ang iyong motibasyon, ano bang utos ng Panginoon? Yung nasa Ebanghelyo ngayon, maging lingkod ka muna, maging huli ka muna, bago ikaw sila muna. O hindi ba yan naman ang una mong motibasyon? Hindi ang sarili mo, kundi ang mga mahal mo. Huwag kang magbabago. Sapagka sinisigurado ko sa iyo, mabibless yung efforts mo. Pero pag ikay nagbago, hindi ko alam kung ano mangyari sa iyo. Malamang sa magsisika. Bakit? Mawawala ng saysay lahat ng ginawa mo sa revision. Peke lang pala ang lahat ng ito. Pangalawa, pwede kang sumira ng buhay ng ibang tao, lalo tigit yung mga mahal mong umasa na sa iyo. Para naman sa mga taong pinaasa, para naman sa mga taong niloko, tinalikuran na lang basta-basta, ito sasabihin ko sa iyo, kang malungkot. Yes, ang Panginoon para sa iyo ay waraling plan B. Wala siyang plan B. Bakit? Sapagkat kung ano ang maganda niyang plano para sa iyo, itutuloy pa rin Niya kahit niloko ka, iniwan ka, kahit pinabayaan ka. Sapagkat kapag sinabi Niya, hindi Siya nangiiwan. Tinutotoo Niya. Basta ituloy mo ang pagpapakabuting tao mo, ha? Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Kapit lang. Hindi Kanya pababayaan. Lagi natin.